Nagtatago na po, ito pong si Apollo Quiboloy, kahit wala pa po siyang warrant of arrest. Ang galing, ano, inunahan niya kagad. Hindi po ngayon alam kung saan ang location niya, pero siya po ay nagpahayag at ito po ay in-upload nila sa iba't ibang social media pages po nila. In particular ngayon, sa re-reactionan po natin na ito na audio ay mula po sa bago nilang channel na Sunshine Media. Dito po, sa mga pahayag ni Apollo Quiboloy, ay talagang pinanindigan niya na siya po ay appointed son of God at siya daw po ay pinapersecute sa kasalukuyan at inihalin tulad pa ang kanyang sarili sa isang karakter sa Biblia na pinersecute at nagtago, pinakain po ng ibon at marahil ganun din po daw ang gagawin sa kanya ng kanyang ama. At sinasabi niya rin po sa video na ito na ang punot dulo o may kasalanan kung bakit po nangyayari ang mga ganitong problema niya na kinakaharap sa kasalukuyan ay walang iba kung hindi ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang ating unang ginang Liza Araneta Marcos at ang ating speaker na si Martin Romualdez. Sabi niya, ang pamahalaan daw ito ay pinahihintulutan ang mga kawalanghiyaan at ang mga authority daw natin ngayon binabalak na siya po ay pasukin o yung kanyang mga lupain ay pasukin diyan po sa Dabaw at tamnan daw po ng mga ebidensya para daw siya ay makasuhan. Pero liliwanagin lamang po natin, ha, bagamat ito ay sasambitin din natin mamaya along the way, ito pong si Apollo Quiboloy, hindi pa po Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos may kinakaharap na po itong kaso sa Estados Unidos. Pakinggan po natin ang kanyang tinig, mga tol. Mga kababayan ko sa buong bansang Pilipinas, buong salibutan, pag magandang araw, magandang maga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manunood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Quiboloy, ang appointed son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. O yan na, galawang Tebes at Bantag na. Nanganganib na ang kanyang buhay. Pero sino kaya kinakatakutan nila? Eh ang kasalukuyang gobyerno may pagpapahalaga sa rule of law. May pagpapahalaga sa karapatang pantao. Hindi ito katulad ng nakaraang gobyerno na walang rule of law, walang due process, patay kagad kapag ka ikaw ay kalaban. Oh. Pero itong si Apollo Quiboloy, ganyan ngayon ang iniisip. Siguro gawain talaga nila, kaya naiisip nila na gagawin sa kanila ngayon. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Eh di ba yun, Amerika pa, gagawan ka ng kaso? Eh kilalang kilala ang Estados Unidos na marunong kumilala sa due process at rule of law. Diba? Isang ehemplo nga ang kanilang bayan, ang kanilang bansa pagdating po sa pagpapatupad ng batas. Eh. Kung meron kang kinakaharap na kaso dyan, Apollo Quiboloy, eh merong nagre-reklamo sa'yo. At ngayon, patutunayan yon ng gobyerno ng Estados Unidos. At ang gagawin mo lamang ay idepensa ang iyong sarili. Pero ano ang ginagawa mo? Pinalalabas mo pa sa harapan ng publiko na ang gobyerno ng Estados Unidos ang nagpo-postpone sa mga kinakaharap mong kaso. Eh ikaw nga ang nagde-delay. Yung mga abogado mo na sinasabi mong 20, napakayaman talaga, no? 20 abogado, baka pwede naman yung isa, ibigay mo kay Maharlika na mong problema ngayon sa abogado yun. Sumunod kami sa batas. Kung kami may sinabi ng violations na hindi pa napatutuhanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer
upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at meron na po kaming depensa. Grabe, ayamanin ano? 43 case. Tapos, 20 lawyers. Eh, yung basic lang na understanding natin sa isang abogado, syempre, ang acceptance niya per kaso. O di kung 43 case kagad yun, di 43 kagad na acceptance fee sa isang abogado, i-multiply mo ngayon sa 20. Di magkano? 860. 1,720 acceptance fee. Magkano kaya ang acceptance fee dyan sa Estados Unidos? Libo-libong dolyar siguro. Ganon kayaman itong si Apollo Quebuloy. Tapos iniisip mo pa na alanganin ang kaso mo? Eh sabi mo nga, 20 na abogado. Huwag ka na mag-alala. 20 abogado mo, kayang-kaya kayong pagtanggol niyan. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Inawan 2020, pinospon. Ito ah, sa mga napanood po nating balita sa mga nakalipas na panahon, eh hindi po gobyerno ng Estados Unidos ang dahilan kung bakit pinospon yan. Legality. Meron pong mga kaukulang due process na nire-recognize ng korte at yun ang nagiging dahilan kung bakit namu-move every now and then yung kanyang mga hearing. Pero isa sa dahilan kung bakit namu-move yan, sila mismo. Dine-delay nila yung proseso eh. Napanood na natin yan sa balita, kaya wag nyo na kaming mangmangin pa dito, Apollo Quebuloy. In 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospon. Pinospon na rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, puposasan ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari. Di po totoo na hindi niya alam. Yung nakikita niyo pong FBI Most Wanted, ang tagal na pong nakapost nun sa internet. Imposible naman na di mo alam na mayroon kang warrant of arrest sa Estados Unidos. Hindi lang nagre-request ng extradition. So parang Estados Unidos. Pero ngayon, pinalalabas mo na wala ng extradition. Pinalalabas mo na merong rendition. Akala ko nung una, ang rendition, yung pagkanta eh, ng Bayang Magiliw. De, lupang hinirang po yun. Dami nagkakamali dyan. Ano? Si Senator Ronald De La Rosa sinabi, Bayang Magiliw. Eh, lupang hinirang nga. Bayang Magiliw. Rendition. Kaya akala ko ganun. Napatingin tuloy ako sa dictionary. Eh, alam nyo naman na hindi ganun kalalim ang aking vocabulary pagdating po sa English eh. Tingin ako sa dictionary. Patawa lang ako mga ton. Rendition. Ang ibig sabihin, eh, ito yung kaparaan ng ginagamit ng mga authority para po ang isang di umano'y prisoner or akusado dalhin sa isang lugar, i-interrogate ito at lapastanganin ang kanyang basic constitutional right. Ganon ang gustong palabasin ngayon nitong si Apollo Quebuloy. Nak ng teteng, Estados Unidos, pagbibintangan mo ng ganyan, eh, exemplar, kumbaga, sila po yung ehemplo ng mga bansa sa pagpapatupad ng batas. Kaya nga tayo dito sa Pilipinas, more ang mga maraming mga batas ay nakapattern sa kanilang mga batas eh. Like for example, yung the right to due process and equal protections of the law. Yung no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Diba? Kinuha natin yung sa Estados Unidos. Tapos pagbibintangan mo sila ngayon na ganyan ang gagawin sa'yo. Iyon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga siyam o walo kami lahat, ako yung number one na principal. Okay lang, sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talaga ang target nila.
sa anong paraan ginawal kami ng kasong hindi namin alam, at mga kumuha sila ng witness, handa na po kaming lahat, lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopostpone nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas dahil ginagaslight nga mga supporter nila at manunood eh. Pinopostpone nila, ngayon hindi na. Talagang hindi na mapopostpone kasi ubos na yung legal remedies ninyo para hindi maipagpatuloy ang trial. Tapos na eh. Nagawa nyo na lahat ng mga legal na remedyo para pigilan ang full-blown trial. Hindi na kayo kinatigan ng korte. Ngayon, sasabihin mo sa mga manunood mo at sa mga supporter mo, pinipersecute ka. Nak ng teting naman to si Apollo Quiboloy. Dito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Alam nga naman makakatakas ka sa kanila kung nauna ang kaso. Alam mo na kinasuhan ka na at finding probable cause na, kaya ka umuwi dito sa Pilipinas. Yun ang katotohanan dyan, mga tol. Alam niya na magkakakaso na siya at kung inabot siya ng kaso sa Estados Unidos, hindi na siya makakalabas doon. Kaya inunahan niya. Ngayon, ginagawa niya na naman dito sa Pilipinas. Alam niya na naman na magkakakaso na siya, kaya inunahan niya na naman at nagtatago na siya. Ito yung sinasabi ko, kaya dapat hindi na nagkaroon ng hearing sa Senado eh. Dapat ang ginawa ni Senator Risa Ontiveros, Antimano, kinasuhan itong si Apollo Quiboloy. Para Antimano, gumana yung proseso at nagkaroon kaagad ng determination of probable cause and thereafter, release of warrant of arrest, if ever. Eh, hearing-hearing pa sa Senado, nabigyan tuloy ng pagkakataon itong si Apollo Quiboloy ngayon na magtago pa. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Mali siya. Hindi niya po pwedeng gamitin ang sinasabi niyang extraditional rights. Walang ganun. Extradition is an agreement between two countries. Pinalalabas mong tanga talaga mga manunood mo, Apollo Quiboloy eh. Ang extradition, this is a diplomatic remedy between two countries wherein one of their citizen, nag-i-English na ako, kung saan ang isa sa kanilang mga nationals ay nakagawa ng krimen at nagtago doon sa isang bansa. At ang pagtatago na yon doon sa isang bansa ay kinakailangan ngayong gampanan nung bansa na kanyang pinagtataguan na mahuli siya at ibalik doon sa bansa kung saan nakagawa po siya ng krimen. Ganun po yung extradition. Hindi po yan rights. Agreement po yan, Apollo Quiboloy. Ang ipaliwanag mo sa iyong mga manunood na ngayon ginagaslight mo, eh meron kang constitutional rights to due process and equal protections of the law. Hindi extradition rights. Nak ng teting naman na yan, oh. Nihintay namin ang request ng U.S. Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Hindi nyo ihintayin yan kasi disfavorable sa inyo yan, eh. Nak ng teting, extradition, ihintayin mo. Pag nagkaroon ng extradition, di tago-tago ka. Baka nga ka mo, inunahan niya na ngayon. Baka ang sistema nito, mga tol, baka processing na yung extradition request ng Estados Unidos. Ngayon, natunugan niya na, kaya ngayon, tago-tago na siya. Tapos pinalalabas niya pa, simula daw noon, sinusurveillance daw po siya ng CIA, FBI, United States Embassy, yung kanilang anong tawag doon? Merong isang departamento na hindi ko bigla maalala sa isip ko eh. Basta lahat may kaugnayan sa Estados Unidos at siya daw po ay sinusurveillance na. Paanong mangyayari yon nung panahon ni Rodrigo Duterte? Napakalaya mo. Ngayon ka lang nag-aalala dahil wala ka ng kinakapitan na katulad mo. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako
sa kasong yan kung ako'y ma-extradite. Pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon, dapat mag-taste din sila. Wala nang Courts of First Instance. Magaling ka na naman eh. Sa Biblia ka na lang magaling. Sige. Ang CFI, wala na yan. Ang tawag dyan, Regional Trial Court. Ikaw talaga, Apollo Kibuloy. Oh. Pero ganito kasi proseso ng extradition, mga tol. Eh. Magre-request ang Department of Justice ng US sa Department of Justice ng Pilipinas. At patutunayan ngayon ng Department of Justice ng Pilipinas na ang mga kaso nito pong si Apollo Kibuloy ay malakas. Ihirpa po yan sa korte. Dito sa Pilipinas, ha? Paghiro sa korte, saka lang magre-release ng warrant of arrest ang korte for the purpose of arresting Apollo Kibuloy and extradited sa Estados Unidos. Yan ang tedious procedure at inaabot yan ng hindi lamang buwan o taon. Baka abutin pa po yan ng couple of years dahil sa yaman nitong si Apollo Kibuloy, i-exhaust niya ang lahat ng legal remedies para lamang ma-prevent ang extradition kung sakasakali sa kanya ng Estados Unidos. Hindi dumating yun, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganun. Ngayon, ito po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Oh, ito na yung mula noong 28... Ito na yung paninira niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala ka talagang pinagkaiba kay Rodrigo Duterte. Parehas talaga kayo ng balahibo. Itinanggang ngayon, hindi na po kami papakali sa ating sariling bansa na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Ay, nako. Palibasa gawain nyo yata yan. Kaya ngayon, kinakatakutan mo yung sarili mong multo. Eh. Naalala mo yung sinabi ni Arturo Las Cañas? Kayo, mga tol, naalala nyo? Sabi ni Arturo Las Cañas, si Apollo Kibuloy, ang isa sa nag-utos at nagbigay ng 1 million pesos kasama si Rodrigo Duterte, another 1 million pesos para ipapatay ang isang pare sa City of Davao. Ganun ang gawain ninyo, ayon kay Arturo Las Cañas. Kaya ngayon, natatakot kayo na baka gawin sa inyo. Pero hindi gagawin sa inyo ng kasalukuyang gobyerno yan. Evidence nga ngayon. Tingnan nyo kung ilan ang namamatay sa mga police operations, halos wala. Pag may namatay, talagang lumaban yung suspect, nadidisgrasya pa nga ang tropa. Eh, nung panahon ni Rodrigo Duterte, 7,000 plus perished during police operation. At hindi nyo yan maikakaila sa akin dahil naging bahagi ako niyan. Nak ng teteng na yan. Kaya kung sinasabi nila na mamamatay tao itong si Rodrigo Duterte, naging bahagi din ako ng ganung sistema. Wala akong magagawa eh. Ako'y police officer to lamang time na yun. Sabi nga ni Colonel Busita, pag wala kayong kota, relieve ka bilang chief of police. Hindi nyo maikakaila yun ngayon. O ngayon, iniisip nyo yung ganong sistema na liligwakin ka o papatayin ka. Kaya, o gawain nyo siguro ang ganon, kaya ngayon iniisip ninyo na yan ang gagawin sa inyo ng kasalukuyang gobyerno. Pero hindi ganon si Pangulong Bongbong Marcos. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos. Pinagbintangan mo na kagad si Pangulong Bongbong Marcos. Nakanang teting talaga itong mga Duterte supporter na ito. Mga utak ipis yata. At ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun, kidnapping or
assassination. Hindi ko alam kung itong si Apollo Quiboloy ay nagpapaawa sa publiko o may something na sa kanyang isipan o gusto niya lang palabasin na masama ang kasalukuyang gobyerno. Naku nang teting naman na yan. Naghahanap ng hustisya ang mga biktima. Bakit ka ipapapatay? Gusto nila makulong ka, Apollo Quiboloy. Ikaw ipapapatay. Tapos may pabanggit-banggit ka pa na $2 million ang nakapatong sa ulo mo. E ano ngayon kung $2 million? E ganun ka kasi ka-impluensya, kaya ganun kalaki yung reward para sa'yo. Naghahanap lamang ng katarungan ang mga biktima di umano mo. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, noong 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa ating sariling bansa ang aking constitutional rights nawala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno. Di po totoo yan. Yung kanyang constitutional right, ini-enjoy niya nga hanggang sa kasalukuyan. No? Nakamalaya siyang nakakapagtago. Di ba? Malaya siyang nakakapagsalita pa rin. Kung yung constitutional right mo nilimitahan na talaga, hindi ka na makakapagsalita dito sa social media. Isa-shutdown na kagad yan ng Philippine government. Sabihin lamang sa YouTube at Facebook, shutdown nyo yan. Kasi wala na yung demokrasya. Hindi na napapahalaga ng constitutional rights mo. Eh, hindi naman ganon. Ito nga, nakapag-upload ka pa. Ang dami-dami yung mga pages at channels sa Facebook at YouTube na i-air ninyo ang inyong mga sinasabi. Kalokohan tong sinasabi mo, Apollo Quiboloy. Ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos, huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Hindi ka papansinin ng mag-asawa. Naknang teteng, puro kayo gawa-gawa eksena. Nagtatrabaho ang ating Pangulo, ganun din ang ating First Lady. Ginugulo ninyo. Itong mga tao na ito, particular itong mga DDS na ito, ito ang mga problema ngayon ng bayan eh. Sa totoo lang mga tol, ang mga DDS, itong mga sumusuporta sa mga ganitong uri ng tao at ang mga tao na ito, ang problema ngayon ng sambayan ng Pilipino ng ating bansa. Kininyo, kung hindi, i-correct ninyo ako sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto lang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Bakit yung natatakot, by the way, Apollo Quiboloy? Bakit yung natatakot? Ako nga, di akong tatakot mamatay. Ikaw, takot ng takot. Huwag ka matakot mamatay, son of God ka. Di ba? Ang anak ng Diyos muling mabubuhay. Huwag ka matatakot. Si Panginoong Hesukristo, maging biblical tayo ng bahagya rito, pasensya na kayo. Ang ating Panginoong Hesukristo, hinarap ang mga persecutor niya at tinanggap kung ano man yung naging kaparusahan ng mga tao sa kanya noon. Pero ano ang kinalabasan? Muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo kasi wala siyang kasalanan sapagkat siya talaga ay totoong anak ng Diyos. Ngayon, appointed son of God ka, takot ka naman pala. Ang aking 11 compounds araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinaggigibang pintuan, pinaggigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, liniguak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako
ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Gawain daw yan ni Rodrigo Duterte, sabi ni Arturo Las Cañas. Tapos dinamay niya na si Sara Duterte noong 2020 pa. Gawain daw yan. Kaya ngayon, gawain ng mga kaibigan mo, iniisip mo na gagawin sa'yo. Di ganun. Tingnan mo sa Ilocos Norte, walang ganyang history. Ha? Tanging sa Davao lamang at nangyari sa buong Pilipinas nung naging Pangulo si Rodrigo Duterte. Naka nang teting tong Apolo Kibuloy na ito. Sa kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito pong aking board of administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Ano yan, mind conditioning? Akala ko ba nakikita mo ang hinaharap? Saka by the way, Apolo Kibuloy, before ko makalimutan, ha? Bakit ayaw mo ipa-stop itong nangyayari sa'yo? Stop! Dapat ganyan. Son of God ka eh. Appointed son of God. Sabihin mo na kagad, stop! Para ma-stop na kagad yung persecution na nangyayari sa'yo. Bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son, ang ministry ko po, ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga-Dabao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin niya, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito. Talaga? Hindi ang pag-unlad. Talaga? Wala kang ibang interest kung hindi pag-unlad? E paano yung sinasabi ngayon na ikaw ay nag-uutos sa mga tauhan mo na manglimos? Kaya ako, alam niyo mga tol, ako every now and then experience ko sa mall, may nagbebenta sa akin, pagkain, ballpen, lapis. Ang ginagawa ko, dahil naawa ko sa tao, wag mo nang ibenta sa akin yan. No? Ito 100, 200 pesos. Binibigyan ko na lamang ngayon. Napapaisip na ako. Mali pala yung ginagawa ko. Kasi baka napupunta dito kay Apolo Kibuloy. Nak ng teteng na yan. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang... Sa Estados Unidos, nasa korte na. Dito sa Pilipinas, maunawaan kita ng bahagya. Kasi naman si Senator Risa Ontiveros eh, huwag ka na maghiring-hiring dyan sa Senado. Kasuhan nyo na kagad sa prosecutor para wala nang dahilan itong si Apolo Kibuloy. Senator Risa Ontiveros, kumpleto ricados na kayo eh. Meron ka ng ebidensya, meron na kayong mga testigo, nandiyan ang mga biktima. Isampan nyo na po sa prosecutor's office para hindi na nakakapagdahilan pa itong si Apolo Kibuloy. Nagdadahilan patuloy ngayon eh. Harapin, ito ay paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga imbestigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Ontiveros. Senator Risa Ontiveros, ako nakikiusap na rin ako sa'yo. Itigil mo na yung hearing sa Senado, pumunta na kayo sa korte. Doon din kasi pupunta yan mga tol. Alam nyo, ang ginagawa ng Senado is hearing in aid of legislation lamang. Wala po silang mandato na magparusa. Hindi po nila mapaparusahan si Apolo Kibuloy. Kaya ang mangyayari dyan, hindi rin makukuha ng mga biktima ang ustisya sa pamamagitan ng hearing sa Senado. Kaya isampan nyo na po ang kaso dito kay Apolo Kibuloy. Ngayon tuloy, nagtatago na. Oh. Kasalanan nyo pa ulit to. Alam nyo, Senator Risa Ontiveros, kung hindi kayo nag-hearing-hearing dyan, antemano sinampahan nyo ng kaso,
baka ngayon may warrant of arrest na itong si Apollo Quiboloy, at ngayon talagang halugugi na siya ng ating mga otoridad. Eh ngayon wala pang warrant of arrest, wala pang kaso, nagtatago na nga. Nakanang teting talaga. Ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, hinahamon ko kayo, sabi ko pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo. Oy, Apollo Quiboloy, ibang usapin pagdating sa HOR, ha? Kung sa Senado, I agree na pumunta kayo sa korte, pero sa Kongreso, humarap ka doon. Kasi hindi krimen ang inaakusa sa iyo doon, kung hindi paglabag ng prangkisa ninyo. Hindi krimen yon, wala kang dahilan para hindi mag-appear sa House of Representatives. Ganun lang yan kasimple, Apollo Quiboloy. Sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika, nalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming nililingkod sa likod namin sapagkat inahabol kami. Nakapalibot sa amin ang mga CIA, alam namin yun. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinat. Kasalanan mo yan. Diba? Kung hindi ka nagtatago, hindi ka papatungan ng reward. Nagtatago ka, Apollo Quiboloy. Anong gusto mong gawin ng gobyerno ng Estados Unidos? Hayaan ka na lamang sa pagtatago mo. Kaya ka pinatungan ng 2 million rewards ayon sa'yo. Kung hindi ka nagtatago, ulitin ko lang, wala kang rewards. Ganun lang kasimple yan. Atong sa ulo ko, baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, pa-stop mo na lang. Kung nagtatanong ka, Apollo Quiboloy, pa-stop mo na lamang. Yun ang magagawa mo bilang appointed son of God. Bakit hindi mo kaya ngayong ipa-stop ito? Hindi kaya? Ganun ba yon? Pagka sabi mo, ang earthquake, pinapa-stop mo. Ang bagyo, stop! Ano pa ba ang mga natural calamity? Stop! O, mahilig ka magpa-stop eh. Dapat ipa-stop mo din ngayon itong pagsubok na kinakaharap mo. O pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat. Ito na, Tevez 2.0 ito ha. Tevez 2.0, ganitong-ganito ang mga testimonya ni Tevez. Ang compound. At hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Alam mo, Apollo Quiboloy, hindi na kailangan gawin sa'yo yun. Hindi kinakailangan gawin na i-planting ang mga explosive guns o kung ano-ano po dyan, drugs. Kasi, ano ang relevance? Bakit natin kailangan malaman yan? Yung inaakusa sa'yo is a serious offense, trafficking in person. And the penalty is life imprisonment. Kung meron nga lang death penalty dito, death sana yan. Yung planting of evidence ang sinasabi mo, explosives, drugs, life imprisonment din yun eh. Hindi na kailangan mag-fabricate pa ng kaso para lamang makulong ka. Eh meron na nga reklamo sa'yo. O kaya, Senator Risa Ontiveros, huwag nyo na pong patagalin. Tama na yung hearing sa Senado, kasuhan nyo na po itong si Apollo Quiboloy nang malaman po natin kung kaya niyang ipa-stop ang kaso niya rito sa Pilipinas. Yan po ay aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari sapagkat wala po kaming ganun, anyway, ay sila po may kagagawan. Pakinggan nyo na nga lang yung mga pinagsasasabi nitong tao na ito dyan sa channel na yan. Sakit sa tenga eh. Ang gusto ko lang i-establish sa inyo, mga tol, sinisiraan niya ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady, at saka si Speaker Martin Romualdez. Bakit niya ginagawa yon? Kasi hindi niya makuha yung suporta
na nakuha niya sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mali kasi yun. At hindi kayang gawin ng ating Pangulo na gumawa ng mali dahil lamang sumuporta ka sa nakaraang eleksyon, dahil lamang isa kang kaibigan. Sinusumbatan niya pa rito si Pangulong Bongbong Marcos. Tinulungan daw nila sa nakaraang halalan. Oy, kung meron mang natulungan sa nakaraang halalan, kayo yun. Kasi lumakas ang inyong rating dahil sa presensya ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Wala nga halos nanonood sa inyo dati. Pero dahil kayo ay pinayagan ng ating mahal na Pangulo na ma-interview siya, lahukan ang inyong debate, eh nakilala kayo ng husto. In fact, kami nga, hindi namin kayo kilala eh. Hindi kami nanonood sa inyong programa. Pero dahil sa Pangulong Bongbong Marcos, pinuntahan namin ang channel ninyo. Pinanood namin kayo. Oh. Sino ngayon ang may utang na loob? Hindi si PBBM. Kayo dapat ang may utang na loob kay PBBM. Ganun lang kasimple yon. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang sa 772 na manonood po natin. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat sa iyo, DJ Byron Music and Topic TV. Pero pasensya na kayo, hindi na po ako mag sa shoutout. Ano? Shoutout sa lahat. Maraming maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol. Siya nga pala, mga tol. Baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napakagaling ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito, mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol.